ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong arali. Halina at matuto ng bagong arali. Ang ating asignatura ngayon ay Mother Tongue, MTB para sa Grade 1. Tayo ay nasa unang markahan, Week 3. Ang ating aralin ay pagbigkas ng magkatugmang salita. Ano nga ba ang salitang magkatugma? Ating aralin. Pagkatapos ng aralin ito, ikaw ay inaasahang makapagbibigay ng kahulugan ng mga salita gamit ang mga realya, mabigkas at maawit ang mga awitin at magkakatugmang salita na napapaloob dito. Basahin ang mga salita at bigkasin ito ng wasto. Ano ang napansin mo? Ma, ta, mata. Ba, ta, bata. La, ta, lata. Ulitin natin. Mata, bata, lata. Ano ang napansin ninyo? Pakinggan muli ang dulong tunog nito. Mata, bata, lata. Tama! Magkakasing tunog ang dulong panting nito. Tulad ng mata, ta, bata, ta, lata, ta. Pare-parehas ang dulong tunog nito ng mga salita. Ang tawag natin diyan ay salitang magkatugma. Ating tandaan, ang tugma ay ang pagkakapareho ng dulong tunog ng dalawang salita. Ulitin natin, ating tandaan na ang tugma ay ang pagkakapareho ng dulong tunog ng dalawang salita. Halimbawa, isa, masa. Isa, masa. Oso, aso. Oso, aso. Sama, mama. Sama, mama. Sabayan niyo ako. Isa, masa. Oso, aso. Sama, mama. Magkakasintunog ang dulong pantig nito. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang dalawa, basahin ang kwento. Kopyahin ang mga salitang may salungguhin. Sa palaruan ng mga magkakaibigan. Tuwing umaga, pagkatapos gawin ng magkakaibigang sina Susie, Lucy at Presy, ang kanilang tungkulin sa bahay ay masaya silang naglalaro sa palaruan. Sila ay naghahabulan, nagtatagu-taguan at nagsisiso. Ibig nilang pumunta dito upang malibang sa maganda at malawak na lupa. Pakinggan muli ang kwento. Sa palaruan ng mga magkakaibigan. Tuwing umaga, pagkatapos gawin ng magkakaibigang sina Susie, Lucy at Presy, ang kanilang tungkulin sa bahay ay masaya silang naglalaro sa palaruan. Sila ay naghahabulan, nagtatagu-taguan at nagsisiso. Ibig nilang pumunta dito upang malibang sa maganda at malawak na lupa. Tingnan ang mga salitang may salungguhit at isulat sa inyong kwaderno. Umaga, Susie, Lucy, Presy, maganda. Tingnan ko nga ang inyong kasagutan. Umaga, Susie, Lucy, Presy, maganda. Alin ang magkakasintunog? Tulad ng umaga. Ano ang katugmang salita nito? Mahusay. Umaga, maganda. Umaga, maganda. Ano-ano pa ang mga salitang magkatugma o magkasintunog? Mahusay. Bigkasin natin. Susie, Lucy, Presy. Ulitin natin.
susi, busi, presi, mahusay mga bata. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Ang Matamis na Mais ni Lea Bernadette P. De Leon. Nakakain mo ba kayo ng mais? Wow! Tulad mo ay paborito ko rin ang mais. Maaga pa lamang ay mulat na ang mga mata ni Tatay Mando upang mamitas ng mais sa aming bukirin. Patapos itong mapitas ni Tatay ay agad itong binabalatan ni Nanay Martha. Inihahanda ko naman ang mga kailangan ni Nanay sa pagluluto. Nilalahukan ito ng sangkap ni Nanay. Pagkatapos maluto, inilalako namin ni Nanay sa aming barangay. Mais! Mais! Mais kayo dyan! Mais kayo dyan! Pagkalipas ng isang oras, naubos na ang tindang mais ni Nanay. Siguradong may maipambibili na kami ng pagkain at may maipabaon na ako sa paaralan. Bumili si Nanay ng manok para sa pananghalian namin. Habang bumibili siya ng manok, bigla akong napalingon sa isang napakagandang manika. Pero alam kong kulang ang pera namin, kaya hindi ko na lang ito sinabi kay Nanay. Tuwang-tuwa kaming umuwi at ibinalita namin kay Tatay na naubos ang aming panindang mais at nakapamili pa kami ng ulam. Salamat sa matamis na mais, buhay namin ay masagana. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang dalawa, gawin at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Ano-ano ang mga salitang magkasintunog sa kwento? Kaya mo na ba ibigay ang tamang sagot? Tingin nga. Ito ay Nanay. Ano kaya ang kasintunog ng salitang Nanay? Mahusay! Tatay! Nanay! Tatay! Magkasintunog ang dulong panting nito. Mais! Matamis! Mais! Matamis! Magkasintunog sila, tama ba? Napakahusay nyo, mga bata! Pagsulat ng limang salita na nagsisimula sa maliit na letrang A at malaking letrang A. Handa ka na bang ibigay ang iyong sagot? Pagmasdan natin ang sagot ng iyong kamag-aral. Apa, ate, aso, ama, ako. Sa malaking titik naman ay mga pangalan ng tao. Ana, Arlene, Ara, Aki, Aya. Ang unang hanay ay nagpapakita ng mga salitang nagsisimula sa maliit na titik A. Ang ikalawang hanay naman ay nagpapakita ng mga ngalan ng tao at ito ay nagsisimula sa malaking letra. Ang mga halimbawang nakikita nyo ay nagsisimula sa malaking titik A. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang tatlo, tingnan ang dalawang pangkat ng mga salita. Hanapin ang mga salitang magkakasintunog. Apo, apat, atis, apas, aklat, bihis, ahas, aso. Handa ka na bang ibigay ang tamang sagot? Umpisahan na natin. Ang unang salita ay apo. Apo. Alin kaya ang pasintunog ng salitang apo sa kabilang hanay ng mga salita? Apo, aklat. Apo, bihis. Magkasintunog ba sila? Apo, ahas. Hindi rin. Apo, aso. Magaling!
ang apo at aso ay magkasintunog o magkatugma. Tingnan naman natin sa susunod. Apat, aklat! Magkasintunog ba sila? Magaling! Ang apat at aklat ay magkatugma. Sumunod naman ay atis. Atis, aklat. Atis, bihis! Magkasintunog ba sila? Opo, tama ang iyong sagot. Apas, aklat. Apas, bihis. Hindi rin. Apas, ahas! Magaling! Ang apas at ahas ay magkatugma o magkasintunog. Nakuha niyo ba ang tamang sagot, mga bata? Magaling kung gayon. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang apat, basahin ang mga salitang nagsisimula sa titik M. Hanapin at isulat ang mga salitang magkasintunog. Isulat ito sa iyong kwaderno. Ta, mais, mani, mapa, mangga, manok, mansanas, mesa, medyas, mangkok, martilyo, manika. Alin kaya ang magkasintunog? Mansanas? Medyas! Mahusay! Ano pa kaya ang magkasintunog? Manok? Mangkok! Ulitin natin. Mansanas? Medyas! Mansanas? Medyas! Manok? Mangkok! Manok? Mangkok! Magaling! Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang lima, pag-aralan ng kahon ng mga titik at pantig. Isa-isahin ito mula sa kahon ng mga salita o pantig. Bumuo ng limang salita gamit ang dalawang pares ng letra o pantig mula sa kahon. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Basahin natin. A, E, O, I. Ma, Me, Mo, Ni. Sa, Se, So, Si. Is, Os, Es, Am. Bubuo tayo ng salita. Tulad ng Alin. I-sa. Isa. A-so. Aso. O-so. Oso. Ma-is. Mais. Kagaya ng nasa kwento. Ni-sa. Nisa. Me, mo, memo. Magaling mga bata. Mula sa mga pantig, nakabuo tayo ng iba't ibang salita. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang anim, tingnan ang mga larawan. Hanapin ang mga salitang nagsisimula sa M at sa A. Isulat ito sa sagutang papel. Handa na ba kayo? Unahin natin bilugan ang mga salitang nagsisimula sa titik M. Mani, medyas, manika, mais, mansanas, mangga, mata, at manok. Ngayon naman ay gagamit ako ng bilog na kulay pula para sa mga salitang nagsisimula sa titik A, tunog A. Apa, aso, apat, abanigo, apoy, araw, atis. Ang mga larawan na nakikita ninyo ay nagsisimula sa titik M, ang lahat ng may bilog na kulay asul. At ang lahat naman ng may bilog na kulay pula
ay nagsisimula lahat sa titik A tunog A. Pagmasdan naman natin ngayon ang mga nasa larawan. Ito ang titik M. Ang titik M ay may tunog na Sabayan niyo ako. Ano ang nakikita niyo sa larawan? Ito ay may titik M. Sa loob ng M ay mayroong mga mata. Sabayan niyo nga ako. Mata. Ang unang panting ng mata ay ma. Mata. Ma. Sabayan niyo nga ako. Mata. Ma. Ito naman ay manika. Manika. Mais. Mais. Mani. Mani. Martilyo. Martilyo. Manok. Manok. Mesa. Mesa. Mangga. Mangga. Mansanas. Mansanas. Ito naman ang mga salitang nagsisimula sa titik A tunog A. Sabayan niyo nga ako. A. A. Ano ang nasa larawan? Ito ay may titik A sa loob ng mukha nito. A. A. Aso. A. A. Aso. A. 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 Araw. A. A. Araw. A. A. Atis. A. A. Atis. A. A. Apa. A. A. Apa. A. A. Abanico. A. A. Abanico. A. A. Apat. A. A. Apat. A. A. Apoy. A. A. Apoy. A. A. Abukado. A. A. Abukado. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang pito, pag-aralan ng awiting 10 mga daliri. Awitin ito. Iguhit ang mga salitang nakasulat sa ibaba ayon sa katumbas nitong larawan. Kopyahin ito sa inyong kwaderno. Ulitin natin, sabayan niyo ako. 10 mga daliri, kamay at paa. 2 mata, 2 tenga, ilong na maganda. Maliliit na ngipin, masarap kumain. Di lang maliit nagsasabi, huwag kang magsinungaling. Basahin natin. 10 mata, ilong, ngipin, 2 dila. Iguhit sa loob ng kahon ang katumbas na larawan ito. Maaari nating balikan muli yan. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 8, pag-aralan ang mga sumusunod na larawan. Ano ang simulang titik ng mga sumusunod na larawan? Isulat ito sa inyong sagutang papel. E. Elepante. E. Ensemada. E. Elephant. E. Escaparate. E. Encantada. E. Espada. Ito ay nagsisimula sa titik E. Ang tunog ng titik E ay E. 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 Pagmasdan ang mga susunod na mga larawan. Ito naman ay titik E. Ang E ay may tunog na E. Pagmasdan ang larawan. Nakita nyo ba ang titik E sa loob nito? Ano ang nasa larawan? Eroplano. E, E, eroplano. E, E, eroplano. E. E, E, ekis. E, E, ekis. E, E, elepante. E, E, elepante. E, E, empanada.
empanada. Gawain sa pagkatuto bilang siyam, tingnan ang mga larawan. Simula sa unang pahina ng module hanggang sa pahinang ito, isulat ang mga pangalan nito. Isulat ang unang letra, bigkasin at basahin ang nakasulat na letra. Binabati ko kayong lahat dahil natapos niyo na ang ikatatlong linggo ng ating aralin. Kung hindi mo patapos sagutan ang iyong module, ay maaari mo itong balikan at sagutan muli. Maaari mo ring balikan ang video na ito upang maging gabay mo sa iyong pag-aaral. Hanggang sa muli, paalam! Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Tandaan natin na ang karunungan ay kayamanan. Sabay-sabay natin sabihin, God loves me and you. Paalam hanggang sa muli. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, and press the bell button for more videos.